at umuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang naibigan, lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, Duktong na Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga
kalatan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aking kahinaan. Tanggapin mo ang aking kahinaan. Ikaw na nalulubog sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang mga at ang pataas na asan, ang labusok isto ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minamahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang magiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid
ay mahabagit mabait. Ano mang balitay, hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangala ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon araw, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Lorenzo, diakono at martir. At si San Lorenzo ay isang diakono. At yung diakono noong mga panahon na yon ay napakalaki ng role dahil sila talaga yung kumikilos. Pag sinabi natin diakono, ang ibig sabihin nun ay tagapaglingkod. At noong mga panahon na yon, yung mga diakono yung mga nagpupunta sa mga mahihirap, nagbibigay ng mga tulong at marami pang iba na gampanin sa simbahan. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ang isa sa mga bagay na tinuturo nito ay walang buhay kung walang kamatayan. Walang buhay kung walang kamatayan. Ang simple nung sinasabi ng ating Panginoon na kung ikukumpara natin ang ating buhay sa isang buto, ang buto, siyempre, hindi naman talaga mabubuhay yan, hindi yan magiging halaman kung hindi mo yan ibabaon sa lupa, kung hindi mo yan itatanim. Pero ang hindi nakikita ng ating mata ay yung proseso ng pagkamatay nung buto na yun. Pag tinanim natin yung buto, masisira yan, magdi-disintegrate yan, bago yan magkaroon ng ugat. Ibig sabihin, talagang merong kamatayan na nangyayari. At
ito yung pinapakita ng buhay ng ating Panginoon. Alam din natin tong lahat at paalala sa atin. Para tayo ay mabuhay, ang ating Panginoong Hesukristo ay talagang namatay. At tayo bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, pinapakita niya sa atin na para magkaroon ng buhay, dapat tayong mamatay. Ang ibig sabihin nito, yung talagang totoong buhay. Kasi pwedeng humihinga tayo, pero wala naman tayong kabuhay-buhay. Pwedeng may buhay tayo, pero para din naman tayong patay. Ang ibig sabihin ng totoong buhay na tao ay yung buhay na ginugugol para sa iba. Na ibig sabihin, kapag ka tayo ay nakakaranas ng pagkamatay sa sarili, doon tayo nagiging buhay. Dahil kapag ka tayo, for example, namatay sa ating sariling ambisyon, namatay sa ating sariling kagustuhan, namatay sa ating sariling luho, sa alang-alang sa iba, yun ang totoong buhay. Doon nagiging totoong buhay ang isang tao. Siguro, ang pinaka magandang example na pwede nating sabihin ay yung ginagawa ng mga magulang para sa anak. Diba? Yung nanay, isusubo na lang, ibibigay sa anak. Yung nanay, mamamatay sa kanyang sarili sa pamamagitan ng sakripisyo, pero nabubuhay ang kanyang anak. Diba? Yung mga nanay, hindi bibilhin yung gusto, hindi kukunin yung gusto para sa sarili niya, alang-alang sa kanyang anak. Yun yung halimbawa ng pagkamatay sa sarili para mabuhay sa iba. Meron na ba tayong ganong karanasan sa ating buhay? May pagkakataon na ba na namatay tayo sa sarili natin alang-alang sa ating kapwa? May pagkakataon na ba na pinalipas natin yung ating sariling kagustuhan para lang sa ating kapwa? Kung oo yung sagot natin, ibig sabihin kahit papano tayo ay nagiging totoong buhay. Dahil tayo ay namamatay alang-alang sa ating kapwa. Dahil yung totoong buhay, ang pagpapanatili ng buhay ay ang paggugol ng buhay para sa iba. Ito yung irony ng ating buhay Ito yung kabalintunaan ng ating buhay. Na para maging totoong buhay ka, para masabing buhay ka sa perspective ng Diyos at sa perspective ng ating spirituality, para masabi na tayo'y talagang totoong buhay, dapat gugulin natin yung buhay natin para sa iba. So meaning, kung gusto nating mabuhay talaga, ay dapat yung buhay natin para sa iba, hindi para sa atin. Kung tayo ay nabubuhay lang para sa sarili natin, kung ang buhay natin ay ginugugol natin para sa sarili nating layaw, para sa sarili nating luho, para sa sarili nating kasiyahan, hindi kumpleto, hindi ganap ang ating pamumuhay. Ibig sabihin, hindi rin tayo totoong nabubuhay. Pero kung ginugugol natin ang ating buhay sa pagtulong sa iba, sa pagbibigay ng lakas sa iba, sa pag-i-extend ng kamay sa iba, ibig sabihin, nagiging ganap yung buhay natin. At ang tanging paraan para mabuhay para sa iba ay yung pagiging diakono o yung parang pagiging diakono ng ginawa katulad ng ginawa ni San Lorenzo na buhay para sa iba. At dahil niya sa kanyang paggugol ng buhay para sa iba, siya ay namatay. Literally. Bakit?
Dahil nga nung inalay niya yung buhay niya para sa iba, inalay niya ang buhay niya para sa simbahan, siya'y pinatay. Dahil nung panahon na yon, inuusig pa yung mga Kristiyano. At dahil siya ay Kristiyano, hindi niya dininay, pinanindigan niya, pinatay siya. Namatay siya para sa iba. At sabi nga sa turo ng ating simbahan, ang dugo ng mga martir ay ang binhi ng simbahan. The blood of martyrs is the seed of Christianity. At totoong-totoo, nakita natin sa pagdanak ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng maraming Kristiyano. Sa pagdanak ng dugo ni San Lorenzo, ganun din yung naging bunga. Dumami ang Kristiyano. Ibig sabihin, pag tayo nagtatanim ng kabutihan, kapag ka tayo, yung pagtatanim natin ng mga kakaunting kamatayan para sa ating sarili, maraming nabubuhay. Kaya nga sabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa, ang magtanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ang magtanim ng marami ay mag-aani ng marami. So kung sisimplihan natin yung sinasabi natin, ang naglilingkod ng kakaunti ay magkakaroon ng buhay ng kakaunti. Pero ang naglilingkod ng marami sa kapwa ay magkakaroon ng buhay na ganap. Mga kapatid, ang paalala at turo sa atin ng ating Panginoon, kung gusto nating mabuhay, kailangan tayong mamatay. Kung gusto natin magkaroon ng totoong buhay, kailangang mamatay tayo sa ating sarili. Dahil ang buhay na ganap, ang buhay na totoo, ay buhay na ginugugol para sa iba. At ang buhay na ginugugol para sa iba, ang ibig sabihin nun ay ang paglilingkod, hindi para sa sarili, pero para sa kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit sa atin o inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo o Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo o Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan, naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa salita at halimbawa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo o Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo o Panginoon. Ang ating mga dukha, naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo o Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ang ating katawan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo o Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo o Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, ang iyong martir, tanggapin mo ang aming mga kahilingan. Inilalapit namin sa ngala ng iyong muling nabuhay na anak na nabubuhay at nagahari
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na puno ang langit at lupa ng kadakilaan Kailaan mo, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. I am your servant and
Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestro Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka
namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka Meron po. Ah, Santo, yung ad na Santo tsaka amen po. Ay lang. Aba. Oh, may keyboard.